Hello po mga kabagays, welcome sa ating channel. Matagal na hindi tayo nakapag-upload. Kasi nga po mga kabagays, tayo po ay laging napupuyat, papagod. Ito nga mga kabagays, kaya yari ko pong mag-spray ng ating sibuyas. Nag-umpisa po tayo alas 3 ng madaling araw. Hindi ko na po binidyo mga kabagays at napakadami kong binomba ngayon. Kasi nga po, malapit na tayong mag-ani. Kailangan hindi ay maapektuhan yung paglalaman ng ating sibuyas. Gawa nga po ito nung malalakas ang hangin mga kabagays. Hindi tayo nakapag-upload ng mga video. Ang ginawa lang natin nun, nagpatubig, nag-abono. At hindi po tayo nakapag-spray ng pang-insekto at ganun din ng pampalaman. Ngayon lang po tayo nakapag-apply kasi nga po sayang lang po yung i-spray po natin. Sobrang lakas po ng hangin dito mga kabagays. Yung mga yera ng mga kubo dito natanga. Yung isang kubo nung karatig ko doon tumaob. Ganun kalakas ang hangin dito mga kabagays. Ito po yung ating binomba ngayon dito sa tanim nating 24. Naubos na natin yung kanaan at yung certified Super Certified Triple 18. Ang hinalo po natin ay dating gawi, yung balatayon. Ginawa po nating 120 ml. Kasi nga po nung hindi tayo nakapagbomba ng halos 9 na araw napasok ulit ng hanip mga kabagis. Kaya ang tinimpla natin sa balatayon ay 120 ml. Yung isang bote po, naubos po natin dito. Bali, isa't kalahati po yung dala-dala ko kanina na malatayon. Isa't kalahating bote, isa't kalahating litro po yun. Naubos po lahat yun mga kabagis. Sa isang sprayhan lang po. Nga, yung isang litro ay pumalo lang ng 8 karga. Tapos yung kalahati ay 4. Kaya 12 karga po ang inubos po natin. Ito po yung binomba naman natin sa kabila. Nilagyan naman natin siya ng crop giant yung nandun sa kabila. Ang nalo nating insecticide ay ganun din, malatayon at yung panghanip ng manok, yung ceramide. At yung gawing baba po natin, hindi pa po natin na dodobling applyan. Yung binomba natin yung una na na-applyan natin ng kanaan. Ang i-apply naman na natin doon mga kabagis ay ito, crop giant, yung pampalaman. Nag-iisipan ko nga mga kabagis kung lalagyan ko pa ng pang top dress na yung abono na pampalaman. Kasi nga po maliliit yung inabot ng sibuyas natin dito. Magiging good size lang. Magandang pamasok ng storage. Yung nasa baba mga kabagis, medyo mas magaspang po yun. Tingnan natin. Yan na po mga kabagis, yung laman ng ating sibuyas dito. Meron na nga nabali ang leg Good na yun mga kabagis. Ito ang malalakas na hangin. Hindi tayo nakapagpatubig kaagad. Nabutan tayo ng matinding init, dumapa yung iba. Kasi nga maliliit yung leg ng ating sibuyas, yan, pulido. Yan. Mabibilog na po yung laman. Ito po. Yun nga po, napasok ulit ng panibagong hanip po. Mga panibagong hanip to. Yun o. Hindi nga maaninag sa video mga kabagis. Yun ang pangit dito mga kabagis, pagka hindi namatay yan, hindi magbabali yung leg. Hindi ito mababali, titigas to mga kabagis. Kaya nga, minabuti natin na pinaliguan natin to mga kabagis ng pag-i-spray. Para makita natin na mamayang hapon makikita pong resulta nito. Bibidyo din natin to mga kabagis. Ito.
No? Yung dahon ng sibuyas natin, eh, kala mo may hindi matanto, yan o. Yan o, yung mga hanip po. Yun o, nanganginain. Pag tinamaan kasi ng hanip, ayun, maninigas para siyang napormalin. Yung iba, hindi na bumibilog yung laman. Kaya sisikapin natin laging ma-applyan to ng kwan, panghanip. At sa pagbobomba natin ng panghanip, dapat laging may foliar na tayo na pampalaman. Kung yung mga ganitong stage na po yung ating sibuyas. Kung nasa stage pa lang naman po ng bumubulas, eh yung mga pampabulas ang ihalo po ninyo. Ito nga po, nagtataka kami ngayong taon na to, napakatindi ng hanip dito sa aming lugar, mga kabagis. Buti na lang at hindi man masyado tong sa atin. Kasi nga, nabobombahan natin ng malatayon at ceramite. At nilagyan din natin noon nakaraan ng brodan. Ito, maganda na yung size nung ibang laman ng sibuyas natin. Yung iba kasalukuyan pa lang maglalaman. Magiging good size lang po, mga kabagis, yung laman na ito. Kasi nga po, ito ay nabitin ng pataba. Kinulang tayo ng yung edad ng paglalagay natin ng abono noon dito, nahuli tayo ng konti. Sa lukuyang naghuhulog pa lang ng laman. Eh, buti sana kung malalaki na yung laman nito kahit na tamaan na ng hanip. Oh, bibilog, mga kabagis. Malilinggit. Eh, mabibilog. Pasok na pasok sa kanya ang good. Yan, mga magagandang pang-storage, mabibilog. Yung malilit ang leeg. Kasi hindi tutubo sa storage yung mga ganun, mga kabagis. Yung sarado ang leeg. Yan. At mamayang hapon po, babalikan natin to, mga kabagis. At sa mga susunod po na mga araw, ay makikita nyo po yung resulta ng ating ginawang pag-spray. Yung in-spray po natin dito, Kanaan Super Certified Triple 18, Malatayon, at saka Ceramite. Makikita ang talab nga, kasi po, unang apply pa lang po ito ng Kanaan, yung nauna natin noon, yung nasa kabila. Ito'y unang apply, application pa lang ng Kanaan at ng Super Certified. Yung nandun eh, talagang maganda yung nilaman, malalaki, inabot noon. Nataon naman po na mahangin po noon, kaya hindi tayo nakapag apply ng ganoong mga lason at polyara. Okay, good day po sa inyong lahat, mga kabagis. Huwag po kayong magsasawa, at sa susunod na mga buwan ay papakita naman natin yung pagtatanim natin ng gulay. Yung paggagayak natin ng pechay. Pechayan natin. Marami tayong itatanim. May sili, pwedeng magtalong din tayo, mga kabagis. At yung mga iba pa nating mga kagulay dito, mga kabagis natin na naggugulay dito, eh sikapin po namin na may papanood po sa inyo yung mga ginagamit po nila ng mga insecticide, at yung paano ang diskarte po ng paggugulayan. O, good day po, mga kabagis. Like lang po sa ating mga video. At sa inyong mga katanungan, pagpasensyaan nyo na po kung medyo nadi-delay po yung mga kasagutan ko ngayon. Kasi nga po, medyo
nalulubat tayo minsan, mamahinga tayo mga kabagis.